Nandito po tayo ngayon sa Dao. So ayan po mga kabangas, nandito na po tayo. So ayan, so for today's vlog, maghahanap tayo ng snail. O sa amin ay, sa Bisaya is taklong. So ayan, maghahanap tayo dito. Kasi ako lang ang mag-isa eh. So ayan po mga kabangas, may nakikita na akong taklong o. So yung isa nandun oh. Nandun. Oh. Yan, kukunin ko na mga kabangas. Kulang kasi ang nangunguha ngayon kasi yung iba kong mga kaibigan may lakad. Si Rakitiro TV, may lakad 'yon. Si Marino Humboy naglalabas siya at saka si Tips Mio. Busy siya ngayon kasi yung amo niya nandun sa kanilang farm. Ang isa pong takso, ang isa pong taklong mga kabangas ay nasa malayo. So ayan po, wala tayong kameraman ngayon kasi hindi sila tumupad sa usapan. Charot lang. So ayan, aakyatin na natin ngayon. Aakyatin ko. So ito na po yung dalawa kong huli mga kabangas. So madagdagan natin to ngayon. So ayan, abangan niyo ako. So ayan. So ayan, so ayan po mga kabangas, yung pangatlo nating huli. Kukunin ko na po. Alam niyo ba mga kabangas na ang taklong ay nakakagamot ng sakit kagaya ng ubo. O dito sa amin ay maraming hinuhubak o kaya hika. So ano po talaga yung taklong is medicine po talaga yan. Medicine po talaga yung taklong na yan. So ayan po. At alam nyo po ba na ang taklong ay lumalabas po pag umuulan at saka yung sikat ng araw, lumalabas sila pag umuulan at sumisikat ang araw. So ayan, kagaya nito nung nakita ko, kagaya niyan mga kabangas. Yan, basang-basa pa sa tubig oh. Kita mo naman yung sikat ng araw dahil paborito nila yung sikat ng araw at saka syempre yung tubig kasi sisipsipin nila yan kasi nauuhaw din sila. Alam niyo mga kabangas, mas masaya sana kapag marami kayong manghuli ng taklong kasi merong ano, lap trip sapagkat ako lang isa kasi sanay na ako na mangunguha ng taklong mag isa. Sa iyo pa kaya na iniwan mo lang akong hindi ka nagpaalam. Babala po tayo mga kabangas, babala po sa gusto maghahanap ng mga taklong. Dito kita niyo naman to oh, bundok to oh. At saka mahirap ang daan dito. So kung gusto niyo talagang manaklong, magdala kayo ng kaibigan niyo para mas matulungan niya kayo at mayakap kayo pag oras sa peligro. So ayan po, salamat. So ayan po mga kabangas, may bago na naman tayong nahuling taklong. So ayan, wag niyo pa ano, patagaling kunin kasi baka maagaw pa ng iba. Baka maagaw ka sa akin. Napakahirap po talaga dito maghahanap ng taklong mga kabangas. So ayan po, dadaan ka muna sa maraming butas ng karayom para mapasok mo yung tuktok at saka makahanap ka ng mga taklong kasi ito pagkain to, hindi ito ordinaryong pagkain, hindi ito ordinaryong ulam, nakagagamot din to. So ayan, makahanap tayo dito. Napakalungkot kasi kapag mag-isa ka, buhis buhay talaga ang aabutin natin dito mga kabangas kasi umuulan kagabi. So ang dadaanan natin is slippery in Bisaya,
dangog kaayo ba? So yan. So, wala kang gagawin kundi hahanapin mo talaga para lang makaulam ka. So yan. May isa pa talaga doon mga kabangas oh. Kaso nga lang ang hirap-hirap eh. Hindi naman ako si Tarzan. Ang hirap kukunin pero kakayanin ko para sa ekonomiya. So ayan po mga kabangas. Alam kong hirap na hirap ako sa pagkukuha nito pero okay lang ako. Kukunin ko talaga yan para sa ekonomiya at ikauunlad ng ating ecosystem. Aakyatin ko to. Aakyatin ko to. Saan ba yun? Napakahirap ng ating ginagawa. Napakahirap ng ating ginagawa. So huwag niyo po itong gayahin mga kabangas. Saan ba yun? Sa wakas, nakuha ko rin. Pinapahirapan pa ako. Ang liit pala. So ayan po. Shoutout nga po pala kay Rakitiro TV. Tips Mio. Marinong Humboy. Okay lang sa akin kahit hindi nyo ako nasamahan. At least masaya naman ako na mag-isa. Parang loko-loko lang oh. Ako lang nag-iisa dito. Pero okay lang. Ayos na. Yung huli ko ay para sa atin din to. So ipapakita ko sa inyo kung paano manghuli ng taklong dito sa bukid. Shout out din po pala kay Ate Charing na first collaboration ko at saka first din niyang matuto sa akin na manaklong. So yan po mga kabangas oh, ang laki niya. So yan, kukunin ko, baka makuha pa siya ng iba. So ayan po mga kabangas oh, nagsinilabasan na sila kasi yung ganyong araw lumabas na. So ayan oh, hindi ko lang mabidyo kung paano kukunin ang taklong na to kasi ang hirap eh, wala kasing support. So ayan po mga kabangas, ang hirap talaga dito pag nangunguha ka ng taklong. So malapit na, malapit ako mahulog sa bundok kasi umuulan eh, slippery yung daanan. Ayan. Kahit na malapit ako mahulog, so hindi naman ako nagdadamot. Pinapakita ko lang ang kahalagahan ng nature. So ayan. Mga kabangas, kapag nangunguha kayo ng taklong, magdadala kayo ng mga kaibigan o mga kapitbahay nyo. Promise ko sa inyo to, mahirap mag-isa eh. Lalo na't nakabidyo, walang makaagapay sa'yo. So kung gusto nyo talagang mangunguha, sa susunod, tawagan nyo lang ako. Kasi nakasanayan ko na itong mag-isa manaklong eh. Si nanay ko na nga mawawala ka na sa akin. Ikaw pa kaya? So ayan po mga kabangas. Si hi to the taklong. Hi! So ayan po mga kabangas, ito po lang yung nahuli ko. So, pupuntahan ko yung
ano, bahay na doon, bahay nila sa kumpare ko na si Gilbert Istay, humihingi ako ng tubig kasi nauuhaw na ako. So ayan, punta tayo doon. Kita nyo ba itong kalsada na ito, yung bahay, oh. Diyan tayo hihingi ng tubig kasi nauuhaw na talaga ako. Ayan. So ayan po mga kabanas, tagasan muna natin itong baso kasi ito yung lalagyan natin ng tubig. Uuhaw na talaga ako. Kakapagod pala mag-isa kapag ikaw lang ang nagtataklong. May ray? Ha? So ayan po si Tatay Sim, oh. Salamat sa tubig, Taya. So kulang pa tong taklong na to. So mangunguha pa tayo. Dito tayo dadaan, oh. Dito rin kami unang nagkita at nagkulab ni Ate Charing. Shout out na po pala kay Ate Charing. Ito lang kuha namin, kaya mabait talaga si Ate Charing kasi yung mga taklong nahuli namin, pitong piraso lang. Binuhian niya talaga. So yan, ganyan kabait si Ate Charing. So ayan po mga kabangas, kakababa ko lang, meron na tayong nakita ng isa. So dito po kami unang tagpo ni Ate Charing at nangunguha ng mga taklong mga kabangas. At doon ko rin nalaman sa kanya na ano ang kahalagahan ng isang copyright kapag ikaw ay nagbibidyo. So sinabi niya sa akin na bawal daw magvideo kapag may ano, may sounds, kasi magka-copyright daw yon. Ang ibig sabihin noon is malalagasan yung mga watch hour mo pag nagbibideo ka na may sounds. So ang laki ng pasalamat ko sa kanya kasi dito ko natutunan kung paano magvideo, kung at anong kahalagahan ng copyright claim sa video mo. Salamat talaga sa iyo, Ate Charing. Sana mapatawan mo po ako. So ayan po mga kabangas, insakto na po ito. Uuwi na ako. So sana mag-enjoy kayo sa videong ito. So ayan, aabangan nyo po yung mukbang ko at tapos yung pagluluto ko nito. So ayan, uuwi na ako. Nahuli ko. Ang hirap talaga mag-iisa, lalo na't kapag malaman mo mayroon na pala siya. Pauwi na ako. So
salamat at ikauli ako. Yan ang kapatid ko at saka mama ko. Abangan niyo yung mukbang at saka ano ko. Pagluluto ko ng taklong. Ayan po mga kapangas. Nandito na tayo sa amin. Ayan. So ayan po. Mag-shout out na ako. Micho Makakanos Blitong. I-shout out ko ngayon. Kasi yung una kong i-shout out is a friendly friend ko po to. Friendly ko po to. Nandito po siya sa Cebu. Ayan. It's a very big shout out to my friend Joanne Jones. Both of your friends here in Macaas will miss you. Hope to see you soon. Take care always. Ayan. Shout out Joanne Jones. Shout out din po pala kay Dredge Gibson Marlon Stinso from Japan. Joshua Aris Buter, Sean Michael Nabaha, Guillermo Molina. Shout out sa pinakamaganda kong ina na si Delia Omar Lopez Solmeron Montesirio. Shout out na po pala sa aking mga pinsan sa Tangub City Solmeron Family. Shout out na po pala sa aking kaibigan at mabait na sundalo na si Nicole Puro. Kumusta ka dyan sa rento? Shout out din pala kay Gerard Aris, Lloyd Molinas Colonia, Andrimar Molinas. Shout out din ka pala kay Michael Duran from Japan, Bandot Ariban from Hawaii, Jibal and Pangli. Shout out din po pala kay Kisun TV. Please subscribe to her channel, Kisun TV, C-U-I-C-O-N. Shout out din po pala kay Emirates Barty, Wawa Inek Barty. Shout out din po pala kay Kintax Fire in the Hole. At shout out po pala kay G-Wade EY. So ayan po, paalam.